mahal, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong awin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong awin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, katulad ng panalangin ng publikano sa ating ebanghelyo ngayon, tayo ay humaharap sa Diyos bilang makasalanan. At sa sandali ng katahimikan, ating isipin at ihingin ng kapatawaran ang lahat ng ito upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang, sa 40 araw ng paghahanda sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salo-salong banal ng paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Halik kayo at tayo manumbalik sa Panginoon. Pagkat ang nanakit ay siya rin magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay palalakas niya kayo uli. At sa 3 araw, tayo kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtanggilik. Hali kayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Tinitiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak na ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig niyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga,
gaya ng hamog na dagling napapawin. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng gidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain at pagkakilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, o Diyos, ang Siyon. Iyong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana, torong susunugin, malagod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ayo'y napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag na din yung hadlangan. Ang pag-asa kaguparan ng bitin at kaloban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng Sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita.
Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugda ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sino po ang kausap ni Jesus? Ang mga taong tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. Parang nasaktan ako dito. Medyo masakit yung ebanghelyo ha, kung inyong titingnan. Kasi lahat tayo nasa simbahan. It's either isa sa atin ang Pariseo o isa sa atin ang publikano. Siguro isa na sa ugali nating mga Pilipino ay ang maging mapagmasid. Which is, in reality, ay maganda naman kasi nagiging aware tayo sa ating paligid. Diba kapag umaakyat ka ng jeep, nagiging mapagmasid ka kung sino yung katabi mo, sino yung katapat mo. Meron nga minsan, diba, na pasahero na pagsakay ng jeep, lahat sinisipat niya, gano'n, no? Iniikot niya yung kaniyang, you know, mukha. Siguro para maging familiar doon sa mga kasama. Minsan pag-uupo din tayo sa simbahan, di ba? Tinitingnan natin kung sino yung katabi. Mula ulo hanggang paa. Minsan pa nga kapag yung nakatabi natin ay medyo madumi yung paa, lumilipat ka. O di ba, guilty tayo sa ganyan. Minsan kapag madumi yung damit ng katabi natin, tayo ay lumilipat sa iba. Guilty tayo dyan lahat, no? Yung pagiging mapagmasid, minsan napupunta sa pagiging mapanghusga. E iba naman yung pagiging mapangmasid sa mapanghusga. Minsan, akala natin, yung magandang damit na katabi natin ang magbibigay ng malaking abuloy. Yung pala siya lang yung piso ang ibibigay. At yung katabing pulubi, eh 1,000 yung ibinigay. Minsan nagkakamali tayo sa pagmamasid na minsan ang nagiging katapusan ng pagmamasid ay pagja-judge sa tao. Sa ebanghelyo ngayon, nagbigay si Jesus ng talinhaga kung papaanong hindi tinitingnan ng Diyos ang salita. Kung hindi tinitingnan ng Diyos ang puso ng kapwa. Kaya nga po yung dasal ng Pariseo ay dasal ng pagmamagaling. Yung bang self-righteous. Nagdadasal naman. Pero ang kaniyang dasal ay hindi dasal na katulad ng sa publikano na humihingi ng awa. Siya ay nagmamagaling. Naglilimos naman po ako. Nagbibigay ng ikapo ng lahat ng aking kinikita. Nagdarasal. Hindi po ako magnanakaw. Hindi po ako nakikiapid. Ang tawag doon, self-righteous.
Tapos hinalintulad pa niya ang sarili niya. Hindi katulad ng publikanong iyon. Di ba nakakahiya sa Diyos, no? Humaharap ka hindi upang humingi sa kanya ng awa at patawad. Humaharap ka para magmagaling. Ang tawag doon, BBSS. Ano po yung BBSS? Banal na banal sa sarili. Paano natin i-approach ang Diyos? Paano tayo magdasal? Na sa pagdarasal ay palaging naroon ang kababaang loob. Humility. Dahil hindi papakinggan ng Diyos ang dasal ng taong mayabang. Ang kaniyang papakinggan ay ang dasal ng taong payak at humihingi ng kaniyang patawad. Kaya sa araw-araw o oras-oras na tayo'y humaharap sa Diyos, kailangan natin ng humility o kababaang loob. Kaya nga po, sa umpisa ng ating misa, ano ang ating ginagawa? Hindi ba tayo'y nangungumpisal ng ating benyal na kasalanan? Kaya nung sinabi kong tayo pong lahat, lahat, as in, lahat, hindi ka kasali, tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. Kung kayo po nasa altar, makikita ninyo kung sino yung hindi dumadagok sa kaniyang dibdib. Makikita ninyo kung sino yung hindi nagsisisi. Makikita ninyo kung sino ang pariseo at publikano. Bilang isang pamayanan, bilang isang sambayanang lumalapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba, bago natin tanggapin ang kaniyang banal na katawan, tayo'y humihingi ng tawad upang tayo katulad ng publikano ay yakapin ng Diyos sa kabila ng ating kasalanan. Napakarami pa rin sa atin na imbis na maging katulad ng publikanong dinadagu ka ng dibdib sa kaniyang kahinaan at humihingi ng patawad sa Diyos, mas pinipiling maging pariseo. Nakakahiyang humarap sa Diyos kung ang ihaharap ko lang ay ang aking kayabangan. Kung ang ihaharap ko lang ay ang aking pagmamagaling. Kung ako lamang ay magiging BBSS. Huwag sanang ganun, dahil sayang ang biyaya at grasyang dapat ibigay ng Diyos sa taong mapagkumbaba at humihingi ng kaniyang awa. Kahit kailan, kahit saan, kahit anong panahon, hindi kailanman titingnan ng Diyos ang ating kahinaan. Lagi niyang titingnan ang ating kapakumbabaang kasama ng kahinaan, kasama ng paghingi ng awa. Hindi batayan ang pagiging mayaman. Hindi batayan ang pagiging GGSS. Ano po yun? Gandang ganda, gwapong gwapo sa sarili. Hindi titingnan ng Diyos
ang ating panglabas na katatayuan, ang palagi niyang titingnan ay ang pusong nagmamakaawa sa kaniyang pag-ibig at sa kaniyang pagyakap. Sa ating pananalangin, hayaan po nating ang biyaya ng Diyos ang dumaloy sa puso ng bawat isa. Pag tayo'y nasa misa na, ang mahalaga ay ang Diyos ko at ang ako. Ako at ang Diyos ko na nagkakaunawaan sa puso niya at sa puso ko. Huwag nating hayaan na ang simbahang iyong pinupuntahan ay maging lugar lamang ng inyong kwentuhan. Nakakahiya sa Diyos. Hayaan nating tayong lahat ay maging isang pusong publikano na dinadagukan ng puso at humihingi ng awa at patawad ng Diyos. Sa ganoong paraan, doon natin matatanggap ang kaniyang pagbibiyaya sa araw-araw ng buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba, humaharap tayo ngayon sa Diyos. Tumugon tayo ng tapat at nagpapakaabang panalangin sa mga kahilingang ito. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang simbahan naway maging isang tiyak na kanlungan para sa mga makasalanan at mga itinatakwil ng lipunan, manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matatanda, at mga walang tahanan, manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga nananampalataya, naway magkaroon ng higit na malalim na panalangin at pagsisisi, lalo na sa mga panahong ito ng Kwaresma, manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway maranasan ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo upang mabigyan sila ng pag-asa, manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Sa kababaang loob, ating dalhin lahat sa ating Poong Jesus Nazareno ang mga kahilingan natin para sa ating buong pamilya, sa ating mga pangarap at mithiin, sa mga kaluluwa sa purgatorio para sa kanilang kaligtasan at sa lahat ng mga may sakit. Manalangin tayo. Padaluin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ama, tinutunghayan mo ang aming mga puso at nakikita mo ang aming mga pangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo ang Diyos ang tinapay at alak na ito andog ng iyong bayang sumasamot humihingi ng patawad
sa pagsunod. Sa pagsunod sa utos mo, nalulukod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong kagandahang loob, dinalisay mo kami upang sa iyo'y makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, may iahin nawa namin ang iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinabihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Itayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama,
Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang halimbawa ng kababaang loob. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelisa Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office, tuwing Lunes hanggang Webes, at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi.
Ang malilikong po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawanan nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob ng lagi naming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka na amin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinapatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.